Mga ka-showbiz, sa kauna-unahang pagkakataon ay idinetalye ni Vice Ganda ang mga pangyayari kung paano nila nalamang damay ang kanilang noontime show na It's Showtime sa gulo ng pagitan ng Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o TVJ at ng Tape INC. Ang Tape ang producer ng longest running noontime show na Itbulaga na umere sa GMA 7. Si Vice naman ang main host ng kapamilya noontime show na It's Showtime. Dahil sa pagkalas ng TVJ sa Tape noong May 31, 2023, nagsulputan agad ang usap-usapang baka sa TV5 na mapapanood muli ang veteran TV host sa bago nilang noontime show kasama ang Legit the Barkads. Bunsod nito, maiitsapwera na ang It's Showtime. Sa kanyang vlog na inilabas kagabi June 27, 2023, isinalaysay ni Vice ang mga kaganapan bunsod ng desisyon ng TVJ na iwan ang Tape pagkatapos ng mahigit 4 na dekada. Hindi raw lubos maisip ni Vice na sa gitna pala ng gera sa pagitan ng TVJ at Tape ay ang It's Showtime ang labis na maapektuhan. Hindi tinanggap ng ABS-CBN management ang offer ng TV5 na ilipat ang It's Showtime sa 4:30 PM time slot. Dahil dito, hindi na nag-renew ang It's Showtime ng block time agreement sa TV5 na mapapaso na ngayong June 30, 2023. Muli ring iginit ni Vice na wala siyang sama ng loob sa TV5. Aniya ay wala akong galit sa TV5. Nalungkot ako sa naging desisyon ng TV5 kasi hindi pabor sa amin yon. Siyempre sa buhay naman, mas masaya tayo kung ang mga nangyayari ay pabor sa atin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, magiging pabor sa'yo ang oras, ang pangyayari, ang mga desisyon. May mga pagkakataong may mapapabor ang iba. Masakit man, malungkot man sa damdamin mo, pero kailangan mong tanggapin yon at kailangan mong irespeto yon. Aminado si Vice na malaki ang naging tulong ng TV5 na sa loob ng isang taon ay meron silang free-to-air channel bukod sa A to Z na isang UHF channel. Aniya, at nasaktan man kami, nasaktan man ako, hindi pwedeng mawala sa amin yung pasasalamat sa TV5. Ang laki nang naitulong nila sa amin. Kaya nga, excited kami nung nakapasok kami sa TV5. Kahit anong time slot ba naman, 12:45. Masayang masaya na kami doon. Nakita mo naman yung opening namin nung nag-TV5 kami, grand opening. Kasi masayang masaya kami. Nung binalik nila kami sa 12 noon, grand opening ulit. Kasi masayang masaya kami. Hindi kami pwedeng magalit sa kanila kasi napasaya nila kami. Minsan sa buhay namin, tinulungan nila kami. Minsan sa buhay namin, nakaramdam kami ng pagdiriwang at kasiyahan dahil sa tulong nila. And that will be one great reason to be grateful to them. Maraming maraming salamat sa TV5.